itang sulat dito, mga kalim, mga balbasto. Ito po ay pinakita ng mother na pwedeng makakonekta, makakommunicate dito sa tatay ng dalawang kambal na itong sinasabing hindi Australiano, pero ito, siya ay isang Briton pala, mga kalinga, papalpasto. So dito, very exciting ito, mga kalingap, dahil meron pong napag-interview dito, no? Ito nga po, si sinasabi dito na isa sa mga nakakuha ng talagang ano po, details, detalye dito ng mga kalingap. So ito nga ay ating bigyan ng pansin ito, mga kalingap, mga balbas, dito base sa interview, huh? Mga kalingap. So ito po yun. Kasi naawa nga siya kasi lumaki sa bundok. Ano, so alam po na, naman po natin kung ano po ang uri ng buhay, no, kung nasa bundok. Mabuti na lang ngayon kasi ang kalsada doon ay napasok na ng motor. Pero nung time ng sila ay nag-aaral sa elementary, wala pa pong hindi pa po mapasok doon ng ano, ng sasakyan. Yung motor ay talagang nung pumunta kami doon, grabeng hirap. So tinanong po namin kung paano po siya nagkaroon ng anak na kambal. Ang sabi niya, siya ay nagtatrabaho, no? Sabi ni Maribel na ito nga po yung kwento, mga kalinga, mga palbas, no? So ito ay na-i-translate lang sa Bisaya, no? So ito ay ipaintindi ko dito kung paano nila paano niya kino-communicate ang nanay inong kambal sa Bisaya version, no, mga kalinga. So ito po yun. Ah, maayo, maayo. Maayo ng ginikanan. So, maayo. Tapos, ang dawat na nila nga, muna ang... Pero, kibalo ka sa pangalan. Naay kung kito ang gihatag sa kong address na wala po. Pero siya, kaila sa imo ha? Kaila sa po ah. Sa imo ang pangalan o ang kanang apelido. Dato na, mali ang sabi ko sa iya, ato na tayo. Hala ko ng pupan sa Pinoon. Dito nga po ay ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano at ano ang ginawa ni Nanay Maribel dito sa kanyang or sa father ng dalawang kambal, mga kalingap, no. So nagkaroon nga po pala ito ng parang conflict ito, mga kalingap, dahil Mac pala po ang tawag or pinaka AKA, mga kalingap, no, na binigay, at siya naman ay nagbigay din pala ng pinaka AKA or hindi niya sinabi yung tunay din niyang pangalan, no. So medyo problema ito, mga kalingap, no. Pero yun nga, ang sabi nga ng dalawang kambal ay gusto nga daw talaga nila na makilala ang kanilang tatay. Ang problema lang po talaga ay dito nagkaroon nga po ng sinasabing sulat, may naiwang address, sulat at pangalan, pero hindi at nawala po ito, mga kalingap, mga balbas. Ito po yung sinasabi dito ni Nanay Maribel, no, mga kalingap. So very kailangan po talaga natin na intindihin mabuti ang sinasabi niya dito, mga kalingap, mga balbas, no. So tuloy po tayo. Pero kaniya nga mo ani, depende na sa inyo ka na muatag mo kumuatag permiso dili kamo din ang masunod. Pero kung ang mga bata gusto nga makita, gusto man sila nga makikita silang ko. Okay ra ba sa imo ha? Gusto. Okay ra man. Para lang pud sila. Okay ra man sa ko aw. Para sila makabangan pud dili basin din. Nga kaya idalo na ko ang ilang amahan kay kung napa lang ko kwarta do na ko sa ko ang rubasa. Kung ako ikuwarta, sa'yo mapangitaan kong natay ikuwarta, pang-BP, ana, mga sa ilang lugar, da sa Sydney, huwag man tayo ikuwarta. Very convincing or very interesting itong pangyari na ito, dahil ang gusto lang talaga din ng mga bata itong dalawang kambal ay makita at mapuntahan ang kanilang tatay. Kasi nga, naghahanap talaga sila, siguro by mga nakahaka opinion ng iba na baka nga, di ba, ano ba, ano, bakit ganitong klase ba, ano ba klase ina at itong si Nanay Maribel. No? So, gusto rin ni Nanay Maribel na pumunta, mga kalingap, dito sa sinasabing lugar kung saan napunta or nakatira ang kanilang tatay, no, itong father ng dalawang kambal. Pero gustuhin man ng nanay
ay wala po silang pamasay, walang pera, no. Gusto rin naman talaga ni Nanay Maribel na pumunta, no. Wala namang sigurong hangad para makilala din po ng kambal yung dalawang yung itong father nila, no, mismo na nakatira at naka-base ito sa Sydney, Australia, mga kalingap, no. So ito ay ating ipapaliwanag bakit ko sinabi na British, no, mga kalingap, dahil nga po sila po pala, no, itong tatay, father ng ni ito sa dalawang kambal ay si Mac ang pangalan, no. So nakaka-conflict po, mga kalingap, eh, no. So pero pagdating doon sa sulat mismo ay Brian Garnett at nasa Sydney, Australia na nakatira, na nag-migrate daw po pala ito, eh, mga kalingap, eh. Pero ang pinaka-origin at ang language, lingwahe na gamit pala nito ay Briton, no. Siya po ay isang English, mga kalingap, no. Ibig sabihin, kung nasa England po tayo ay Briton, or tayo ay British, mga kalingap, mga balbasto. So nandito na nga yung kalingap at isa sa mga nakakatulong dito, no, dito sa dalawang kambal na ito. At yun nga, nakuha nila at talagang na-discover itong dalawang kambal ay isang malaking bagay at parte ang kalingap na makatulong at makita na ang tatay ng dalawang kambal na ito, no, na sila Edwin at si Edward, no, mga kalingap, mga balbasto. So tuloy tayo. Juan, namin kanang messenger, pwede sila mag kuan cellphone na sila cellphone. Mama say, Edwin naman yung gidama, Edwin Julius. Ang manya na spelling, spelling. So, spelling. Ito na, ito. Tara siya, guys. Ang isa lang ni siya. Kanang may picture sila na sila duha? Wala. Pero ang isa ni na ay picture. Di kayo mga babae. Kaya pa niyang classmate ay kaya yung sumbang. Ay, siya na. Siya mo yung nagsumbang? No, okay. Kuan man, kaya nang nalimaro sa manto siya. Ang siya nang hilap. Ah, kanang isilukan siya. Oh, di, abin ako ang mga babae mo yung sumbang. Kaya sa lalaki. Baya naman siya punta. Abin ako kung nagsumbang. Kaya pare sa amuha na ang pwede nagsumbang. Yes. Pero sa utang. Sa utang. Nag-inokda na sila sa amuha ang utang. Belinda, mangunta ko alias sa ato yung ama. Sige, isulat mo lang. Kira, Belinda. Ang pangalan? Oo. Mga pangalan tapos. Alias. Alias. Okay, para ma... Kay kung ang imong original rin nga ngalan, bilit niya mahibawaan. Kung daw man si Bagma patuloy. So, kini si Edwin ang naasa? Tagum. Tagum. Si Edward? Nasa Davao. Davao. Asa na. Asa ka nga trabaho? Kaya si Edwin. O si Edwin. Kaya madali yaman to, kukukuan. Sa Tagum? Oo. Kitaan lagi ko ni. Kitaan ko ni. Restaw lang girap mo. Kitaan ko ni. Namalingkin ni sila. Balbas, no? At ating napansin dito, mga kalingap, at sinulat ni Ate Maribel na aka Belinda. Mga kalingap, babalas, Belinda po pala ang kanyang pangalan nung nagkikita sila dito kay sinasabing Mac, no? Pero Brian Garnett po pala sa totoong buhay, mga kalingap, pangbalbas. So ito nga ay nagkaroon nga po ng ito dahil nag-aaral nga po yung dalawa, si Edwin at si Edward sa Davao, no, mga kalingap, pangbalbas. At dito nga sa Tagum ay yung isa, at base sa ating nakalap na impormasyon ay nasa karinderya po sila nagtatrabaho habang nag-aaral, mga kalingap, pabalos. So na ipagdugtong-dugtong natin ito kahapon, no, mga kalingap. At ito nga ay sinabi at sinulat na rito ng kanyang nanay ang pangalan mismo, no, ng tatay, ng kanilang mga pangalan, kung kailan sila nag-aaral o anong araw sila pinanganak o anong petsa, mga kalingap, pabalos. So nandito po, no. So ito na, at tinranslate ka lang natin ng Tagalog dahil tayo man po ay Bisaya, no. So ating naintindihan ito sa mga itong sinasabi ni Ate Maribel, mga kalingap, mabalbastos. So tuloy po tayo. So tinanong po namin kung paano po siya nagkaroon ng anak na kambal. Ang sabi niya, siya ay nagtatrabaho, no. Sabi ni Maribel na noon, nung siya ay nandoon sa nagtatrabaho, siya ay nag-aalias din. Ang kanyang gamit na pangalan ay Belinda, no, Belinda. Pero parang same din yung kanyang palayaw, Bibing, no? Belinda o kaya Maribel. Pero yung nag-aaral siya, pangalan niya ay Belinda. Siya ay nagtatrabaho, ang sabi niya, sa isang computer, ano? Dyan sa Angeles, Pampanga. Yan, so dyan po ang siya nagtatrabaho. 3 years siya nagtatrabaho dyan.
from 2001 to 2003. Yan. Hindi ko alam kung ano talaga yung trabaho niya, pero nandun siya sa computer. So doon sila nagkakakilala. Doon sa ang tawag, ang sabi niya sa amin ay isang nagngangalang Mac. Mac. So yun po. And nagkaroon sila ng relasyon. At alam naman po natin, sabi niya na ano daw, yung parang marami din pong parang niligawan itong si Mac. So parang isa siya sa mga ano, medyo sabihin na lang natin na babaero o kaya maraming babae, ganun, no? Maring may mukha, ano? So maraming niligawan, marami sila sa madaling sabi. So nagkaroon sila ng relasyon at nagkaroon din sila ng siguro ugnayan, higit pa sa isang magkaibigan, kaya po sila nagkaroon ng anak. So nabuntis po ito si Maribel, aka ay Belinda. Ngayon ay sinabi niya doon sa kay Mac na mayroon silang anak. So sa unang pagkasabi ni Maribel ay o Belinda, hindi po maniwala itong si Mac, no? So dahil sa hindi maniwala ito si Mac, nagkaroon siya ng tampo, no? At nagkaroon ng galit si Maribel o Belinda noon kay Mac, kaya siya ay hindi na kumukontak sa kanya. So siguro mga ilang kalipas ang ilang linggo kaya ay buwan ay nagkontak uli ito si Mac sa kanya. So sinubukang i-reach out ito si Belinda o Maribel. Ipinaliwanag dito ni Maribel, no, at aka Belinda, na nalaman at gusto pala siyang kontakin, no, nung that time na sinabi niya kasi na buntis nga sila or siya dito sa tatay, at sinabi niya dito na talagang buntis nga at siguro baka nagtiti ito, no, makalingap, at nalaman niya na nabuntis, hindi naniwala, no, totally naniwala lang yung tatay ito si Mac, makalimabalbas, noong palapit na ang kanyang panganganak, no. So tinry niya itong kinontak, no, si itong si Belinda, mga kalimabals. Ang problema lang po ay nagtatampo na po, no. So ibig sabihin hindi na niya talagang kinontak si yung father, no, si Brian Garnett ni KA na sinasabing Mac, no, dito sa kanyang AKA na sinasabi, mga kalingap. So nagkaroon nga po ng hindi na sila nagkontak, no. So dahil mayroon pa siyang galit, kaya hindi na po siya nakipag-ugnay. O dito, matutulukan na ito, mga kalingap, at malapit na po itong, no, mangyayari na magkikita na po, no, itong mga panalangin ng kambal na ito nung dalawang si Edwin at si Edward ay magkaroon na, at parang meron na pong kumbaga kinang, no, at makita na nila o malaman na kung sino ba po talaga ang kanina tatay, kasi nga ito dahil nga sa kalingap, mga kalingap, no. So naging maayos po at talagang nandoon naman po yung tita Amy ni Kalinga Prab, at baka ito po ay gumawa at mag-reach out at kumalap ng impormasyon kung nasaan nga po ang tatay nitong dalawang kambal, mga kalingang mga balbas, no. So napakalabis, at tayo po ay dapat, no, kumakita nga ni Brian Garnett aka Mac na itong picture na ito, mga kalimang balbas, ay magkaroon nga po siya ng prueba or talagang malalaman niya na, at lalo na kung kapag nakita niya yung kambal na kamukha niya, mga kalingap, no, siya po ay isang British, no, isang Briton, mga kalingap, ay hindi po siya talagang sinasabi dito na sa Sydney, Australia, no. So hindi po, siya po ay hindi Australiano at siya po ay British, no, national, mga kalingap, at naka-base po sa England, no. So dito po kung makikita niya yung picture na ito, at yun nga ang panalangin kasi ng kambal na makita man lang sana masilayan ang kanilang tatay, no. So dun nga sa pagtatampo ni Nanay Maribel, no, aka Belinda, sa kanyang aka sa alias niya, at dito ay nagkaroon nga po ng malabo at hindi na po at nawala na po ng pag-asa nung time na sila pa, no. Pero ngayon ay dumating po ang kalingap sa atin, at ito na po, no, ito na po, may hint na po tayo, mayroon na po tayong talagang pahapyaw dito kung
ano po ang mangyayari, no? At dahil dito ginagawa naman po lahat ng Kalingap, tayo sinishare natin ito, mga Kalingap, lahat ng video na ginagamit at talagang ito para makamit ang talagang gusto ng mga kambal, mga Kalimabalbas, no? So ito at sana like, share natin itong mga Kalingap, ang video at yung mga picture dito, mga Kalingap. At ito nga po, no, papasalamat tayo dahil may nag-interview sa kanya at sana, no, magiging maayos po ito at talagang update natin ko kayo, mga Kalingap, dito sa pagiging kung ano po ang maging update dito, mga Kalingap, mga Balbas, no? So ganito na lang po, isang mapagpalang araw sa lahat, lalo sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Rab, no? Like, share po para malaman kung sakali at may mga taga Australia na makakita at ito po pala ang kanyang tatay at kanilang kambal na anak at itong si Belinda, kasi may picture na siya nung kabataan niya nung pagkadalaga ay dito. At dito syempre, no, makikita dito yung pangalan, ma'am, mga Kalingap, no, itong pangalan ng tatay na AKA, ang sabi nga ay Mac, pero siguro baka ito ay alias labang, no? So Brian Garnett, no, po pangalan ng father, no, isinulat ito ni Nanay Belinda, no, na naka-base po ito sa Sydney, Australia, mga Kalingap. Hindi ko masyadong ano, no, malabo, no, po, pero ito po daw ay nag-immigrate, no? So nalaman din natin ito doon kay Ma'am Amy, mga Kalingap, no? So yung pala, nag-immigrate siya sa galing ng England at nasa Sydney, Australia na po nakatira, no? So may binayaan nga sila ng dalawang anak, no? So siya naman po ay si Ma'am Erlinda o Ma'am Maribel, no, mga Kalingap. Ito po at ang kanyang tatay, syempre, no, mga Kalingap, mga Balbas, pasalamatan natin ito si Dong Henry, no? Ito po, Dong Henry Vlogs po ang nag-interview pala din Nanay Maribel aka Belinda, no? So, share din po natin ang kanyang YouTube channel, mga Kalingap, no? So, maraming salamat, papasalamatan natin si Dong Henry Vlogs, no, mga Kalingap. At siya po ang talagang ugat dito para ma-interview si Nanay, no? So, hanggang dito na lamang po at yun. Itong pinakasulat na ito ay isa sa mga talagang key, no? Isang susi para malaman at ma-spread out. At syempre, sa Kalingap, no, mga Kalingap, Balbas, nandun naman po ang kanong ante at baka ma-reach out at malalaman na natin ang tunay at sino po ba talaga ang tatay ng dalawang kambal, no? Na si Edwin at si Edward. So hanggang dito na lamang po. Isang mapagpalang araw po sa lahat, lalo sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Rab. Thank you, God bless at mabuhay po kayo lahat. Lagi tayong mag-ingat. Bye-bye!